and News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend! Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Filipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Kapamilya, umpisahan natin ang balitaan sa kaliwat kanang aksidente sa iba-ibang bahagi ng bansa. Patay ang isang lola matapos mabangga ng e-bike sa Marikina City. Sa Isabela, patay sa banggaan ang driver ng kolong-kolong. Habang dalawa ang nasawi, kabilang ang grade 12 student dahil sa drag racing sa General Santos City. Nagpapatrol, Job Manahan. Sa kuha ng CCTV, patawid ng kalsada ang 73-anyos na si Luz Viminda Bisare sa Barangay Malanday, Marikina City noong Lunes nang mabangga siya ng e-bike. Tumilapon ang biktima na nilapitan ng ilang residente at driver ng e-bike. Pero ayon sa anak ng biktima, hindi agad dinala ng driver sa ospital ang kanyang ina na may malay pa na madala sa ospital. Kung sana tumawag ng emergency at hindi nakalug yung ulo, maaari pang nagamot siya eh, gising pa siya. Dapat dinala mo sa hospital. Kung ganun, maawa pa ako sa'yo. Sabi ko sa kanya, mapapatawad kita. Naresto ang 31-anyos sa driver ng e-bike sa tulong ng kuha ng CCTV. Hindi po siya pinabayaan ng anak ko. Nakita sa CCTV, patawid yung matanda, parating ang anak ko, nagkagulitan sila. Wala naman pong gusto mangyari yun. Kaya nang humingi pa ako ng sorry sa kanila. Hinahanap niya yung pera niya sa bulsa niya habang nagmamaneho. So hindi niya po nakita itong si Aling Luz Viminda na papatawid. Kaya po nabangga niya. Hindi po pangpasayarong e-bike. Nasampahan na ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang suspect. Nakasalukuy na nakadetene sa Marikina City Jail. Sa Cordon, Isabela, patay ang driver at sugatan ng pasahero ng kolong-kolong na sangkot sa karambola ng mga sasakyan noong April 2. Iniwasan ng kolong-kolong ang nakaparadang sasakyan at pumasok sa inner lane. Pero maya-maya, sumalpok ito sa van. Tumalsik ang kolong-kolong sa kabilang linya kung saan dumaraan ang isang oil tanker. Mistulang na yuping lata ang kolong-kolong. Dead on arrival sa ospital ang driver. Sa Jensa naman, patay ang 17-anyos at 28-anyos sa sangkot sa drag racing sa makihiwalay na aksidente sa Pilam Road, Barangay Fatima nitong Biyernes. Sa unang insidente, nagkakarera ang mga motor nang sumalpok sa SUV. Sinubukan pang i-revive ang grade 12 na biktima pero pumanaw din. Sa ikalawang drag racing accident, patay ang rider na sumalpok sa isa pang motor. Job Manahan, ABS-CBN News. Arestado sa entrapment operation ang isang lalaki matapos umanong mangikil sa ilang aplikante sa Philippine Coast Guard sa Parañaque City noong Biyernes. Ayon sa PNP Criminal Investigation and Detection Group, unang lumapit sa intelligence office ng PCG ang biktima para isumbong ang modus. Nagbayad ang biktima ng paunang 30,000 peso sa suspect. Kapalit ang pangako na posibleng makapasok sa PCG ang aplikante. Inamin ng suspect na hinihingan niya ng processing fee ang biktima na umano'y kakilala din niya. Sa text message, iginiit ng tagapagsalita ng Coast Guard na si Rear Admiral Armand Balilo na hindi nila tauhan ang suspect. Marami na rin ang nagpapanggap na tauhan nila. Paalala niya sa mga aplikante mag-ingat at huwag pumayag sa mga nag-aalok ng tulong na makapasok sa PCG. Maharap sa kasong estafa o swindling ang suspect. Niyanig ng magnitude 4.8 na lindol ang New York City noong Biyernes ng umaga o gabi dito sa Pilipinas. Ayon sa U.S. Geological Survey, naitala ang epicentro ng lindol sa Tewksbury sa Central New Jersey. Wala namang naitalang anumang pinsala dahil sa pagyanig. Ito ang pinakamalakas na naranasang lindol sa New York mula pa noong 2011. Ayon kay New York Governor Kathy Hochul, hindi sanay ang mga taga-New York sa lindol, lalo't napakadalang nitong mangyari sa kanilang lugar. Pinayuhan naman ang mga taga-New York na maghanda sa mga aftershock. Samantala, niyanig din ng magnitude 6.8 na lindol ang Mariana Islands nitong Biyernes. Ayon sa USGS, naitala ang epicentro ng lindol sa karagatang sakop ng Mariana Island. Wala namang naitalang nasaktan o nasawi sa insidente. Wala ring tsunami warning na inilabas matapos ang lindol.
Nangyari ang pagyanik dalawang araw lang matapos ang magnitude 7.4 na lindol sa Taiwan. Nananawagan na ng tulong sa gobyerno ang ilang Pinoy sa Taiwan na naapektuhan ng malakas na lindol nitong Miyerkules. Ayon kay Manila Economic and Cultural Office Chairman Silvestre Bello III, nakatakda nilang bisitahin ang mga Pilipinong naninirahan sa epicentro ng lindol sa Hualien, pero hirap pa silang marating ang lugar dahil sa mga pinsala. Kausap namin kanina yung isang OFW taga, nasa Hualien siya, Hualien. Ang hiningi sa amin ay pagkain. Ang hiningi nila ay mga dilata. Sabi ko, sige, bukas kung makakadaan kami sa papuntang Hualien, eh magdadala ko ako ng corned beef at saka sardinas. Higit 200 gusali ang nasira sa Hualien County matapos itong yanigin ng magnitude 7.2 na lindol. Nasa 150 individual naman ang nanunuluyan muna sa mga shelter. Takot umano silang umuwi sa kanilang mga bahay dahil sa patuloy na aftershocks. Aabot sa halos 100 siklista ang lumahok sa ikatlong Pedal for Rivers na nagsimula sa Pasig River Esplanade at nagtapos sa UP Diliman ngayong Sabado. Ayon kay Jasper Abunyawan, secretary ng grupong Q Siklista, nananawagan silang mapangalagaan ang mga ilog at maprotektahan ang environment defenders sa harap ng mga issue kaugnay sa pagpapagawa ng infrastruktura sa malalaking ilog at iba pang protektadong lugar. Kabilang sa tinututulan nila ang pagtatayo ng Pasig River Expressway. Binigyang diin ng grupo ang kahalagahan ng Pasig River sa mga residente ng Metro Manila. Mula naman sa UP Diliman, dumiretso ang grupo sa harap ng Commission on Human Rights para sa maikling programa. Dalawang minero ang pinaniniwalaang na-trap at pinangangambahang nasawi sa malalim na hukay sa Panabo City, Davao del Norte. Ilang araw nang nagsasagawa ng search and rescue operations ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, lokal na pamahalaan at iba pang responders. Pero nahirapan sila dahil may tubig at hinihinalang may flammable substance sa loob ng hukay. Bago nawala noong Linggo, may narinig pang pagsabog sa lugar. Hinihinalang nagte-treasure hunting ang dalawa. Napag-alamang taga Carmen, Davao del Norte at General Santos City sila. Tinitingnan na ng LGU ang mga reklamo laban sa paghuhukay at illegal na pagmimina sa lugar. Patok ngayon ang mga negosyo tulad ng resort at pagbebenta ng yelo bilang pangontra sa matinding init. Samantala, nagkansela na rin ng face-to-face classes ang Cebu dahil sa nararanasang mataas na heat index. Nagpapatrol, Andrea Taguines. To beat the summer heat, swimming pool sa Quezon City ang tinambayan ng magbabarkadang ito. Sakto po, sobrang init po. Tapos birthday po ng kaibigan po namin mamaya. Mag-celebrate din po kami dito. Kwento naman ng namamahala sa pool, sunod-sunod na ang bookings nila ngayon. Ang nangarap ng tao, mapreskuhan. Kesa pupunta ka pa ng Baguio, pupunta ka pa ng Tagaytay, dito ka na sa swimming pool. In demand din ngayong tag-init ang bentahan ng yelo, lalo na sa mga sari-sari store at karinderya. Mabenta po talaga sa amin, kaya minsan po yung yelo po namin dito, saglit lang po nauubos po talaga kaagad. Sabi ng tube ice dealer na si Francis Buela, ang dating 4,000 kita niya kada araw, umaabot na ngayon ng 7,000 piso. Minsan sa umaga, kukuha ng dalawa. Pag sisingilin na namin sa hapon, kukuha pa ng isa. Malakas. Pero kung may mga negosyong patok tuwing tag-init, matindi naman ang dagok ng El Nino sa agrikultura. Nasa 2.63 billion pesos na ang pinsala sa buong sektor. Pero ayon sa Department of Agriculture, hindi na ito lolobo pa dahil panahon na ng anihan. Hindi na natin ina-expect na masyadong dumami pa dahil marami na rin sa mga lugar yung na-harvest. Halimbawa, Mindoro po, 80% na yung na-harvest. Samantala, dahil sa mataas na heat index o alinsangang nararanasan, ilan pang lugar ang nagsuspinde ng klase, kabilang dito ang Cebu, kung saan kanselado ang face-to-face classes sa lahat ng antas. Ayon sa DepEd, pwedeng magsuspinde ng klase ang mismong school heads basta't nakahanda para sa alternative mode of learning. Hindi na po nila kailangan magpaalam
sa school division office, no? Kasi nung umpisa, nagpapaalam pa, tumatagal. Para naman sa mga paaralan na tuloy pa rin ang in-person classes, paalala ni POA, huwag na munang magsagawa ng outdoor activities para sa kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Andrea Taguines, ABS-CBN News. Patay ang isang Swedish national matapos masunog ang tinitirhan niyang apartment sa barangay San Isidro, Talisay City, Cebu. Ayon sa Bureau of Fire Protection, may kapansanan ang 68-anyos na banyaga at hindi na nakalabas ng matupok ang bahay. Tinatayang mahigit 1.6 million pesos ang halaga ng nasunog na ari-arian. Patuloy na iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Samantala, idineklara ang state of calamity sa Sitio Fatima Lipata sa Barangay Linaw sa Minglanilla, Cebu. Ito'y matapos masunog ang mga bahay ng mahigit 200 residente noong Huwebes. Nananatili sa evacuation site ang mga apektadong pamilya. Binigyan sila ng lokal na pamahalaan ang pinansyal na tulong at iba pang pangunahing pangangailangan. Nagtulot ng malaking perwisyo sa mga motorista ang matinding trapiko ngayong weekend dahil sa sabay-sabay na pagkukumpuni sa mga kalsada. Live mula sa Mandaluyong City, nagpapatrol, Izzy G. Izzy, may galawan pa ba ang trapiko dyan? Adrian, sa mga oras na ito, nagbistula ng parking lot yung kahabaan ng EDSA Guadalupe papunta rito sa Pioneer sa Mandaluyong. Nakaaapekto rito yung road repair na ginagawa sa ilang kalsada dito sa EDSA Pioneer. Ang ilang motorista nga dumaan na sa shortcut para lang makaiwas sa traffic. John Moore na mas kaunti ang mga sasakyan sa EDSA ngayong araw. Pero ang nadatnan niya, bumper to bumper ang eksena. Tinry ko ng EDSA kasi Sabado naman eh. In-expect ko na medyo magsasubside kasi nga people are not, hindi pa nakabalik lahat eh. So may hulang holiday pa next week. Nagulat din siya na may mga kinukumpuning kalsada na nakadagdag sa traffic. Hindi pa rin timing kasi may pasok pa rin by Monday eh. So hindi pa rin expect na lahat talaga mag-i-stay for long weekend. Usad pagong ang mga sasakyan mula sa Guadalupe Bridge papuntang Pioneer pa northbound dahil sa road repairs. Dalawang lane lang ang pwedeng daanan ng mga motorista kaya sobrang traffic. Muling bubuksan ang mga isinarang lane sa Huwebes, April 11. Ganito rin ang sitwasyon sa Rojas Boulevard at Rojas EDSA Flyover sa Maynila dahil sa mga kinukumpuning kalsada. Ayon sa DPWH, sabay-sabay ang road repair sa Metro Manila para samantalahin ang long weekend sa susunod na linggo kung saan inaasahang mas kakaunti ang masasakyan. Umaalma naman ang ilang mga pauwing probinsya. Maabala pa po kami sa biyahe. Inahabol ko po yung kaarawan ng asawa ko po. Eh siyempre, madidelay yung biyahe, ma'am. Ilang road repair sa Quezon City ang nagpalala rin ng trapiko. Grabe ang traffic, ma'am. Mga isang oras na ako. Kabilang sa mga kinukumpuning kalsada ngayong araw, ang Tandang Sora Avenue papuntang C5, IBP San Mateo Road, Luzon Avenue southbound mula Congressional Avenue papuntang C5 at Mindanao Avenue northbound. Bubuksan ito sa April 11 pero magpapatuloy ang pagsasaayos tuwing weekend hanggang April 30. Sisimulan din sa April 25 ang retrofitting sa southbound lane ng EDSA Kamuning Flyover na tatagal ng 11 buwan. Idiyan kanina, nagsimula na yung pagbuhos ng semento sa bahagi ng kalsada ng EDSA Pioneer at minamadali na rin yung pagkukumpuni para umabot sa deadline sa April 11. Adrian? Maraming salamat, Izzy Lee. Bukod sa mga barko ng Bureau of Fisheries at Philippine Coast Guard, nakaranas rin ng pangaharas ang ilang bangka ng mga mangingisda na maglalagay ng mga tinatawag na payaw na makatutulong sa kanilang pangingisda sa Rozul o Iroquois Reef sa West Philippine Sea. Nanindigan naman ng PCG na patuloy nitong binabantayan ang karapatan ng Pilipinas sa dagat sa kalmado at profesional na paraan. Nagpapatrol, Jose Carretero.
Bago lumubog ang araw nitong Martes, tumulak mula sa Buliluyan Port sa Bataraza, Palawan, ang BRP Lapu-Lapu ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Susunduin ito sa bayan ng Quezon ang mga mangingisdang maglalagay ng tinatawag na payaw sa Rizal Reef o Iroquois Reef na 141 nautical miles ang layo sa Palawan mainland. Bahagi ito ng malawak na recto bank na pinaniniwala ang may mayamang deposito ng langis at natural gas. Pero sa bahagi ng Magat Salamat Reef, sinalubong ang BRP Lapu-Lapu ng barko ng China at nagpalitan ng radio messages. We're conducting routine maritime patrol within the Philippine exclusive economic zone. Inabot ng halos kalahating araw ang biyahe sa dagat bago nagtagpo ang BRP Lapu-Lapu at nasa 25 bangka ng mga mangingisda. Sumalubong din ang BRP Cabra sa bahagi ng Rizal Reef. Pero habang papalapit sa paglalagyan ng mga payaw, mas nagiging agresibo na ang dalawang barko ng China, kaya nagpaalala sa radyo ang barko ng Philippine Coast Guard. Iroquois Reef is 141 nautical miles from mainland Palawan, Philippines. A traditional fishing ground from Filipino fishermen and part of Philippine exclusive economic zone and continental. Hinabol naman ng China Coast Guard ang dalawang maliit na bangkang pangisda na maglalatag sana ng payaw. Itinutok din ng China Coast Guard ang water cannon nito sa ilang bangka pero hindi naman nagpakawala ng tubig. Nailatag naman ang 10 payaw sa Rizal Reef. Ayon kay Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa issue ng West Philippine Sea, napatunayan sa insidente na hindi lamang resupply mission ng Pilipinas ang hinaharas ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. It's not true na it's only the resupply operation that they are preventing the Philippine government from carrying out. But they are also, do not hesitate, no, to prevent the Filipino fishermen in enjoying our resources in the West Philippine Sea. Dagdag ni Tariela, hiningi na nila ang suporta ng BFAR at mga mangingisda para matiyak na hindi aalisin ng mga Tsino ang mga payaw. Makalipas ang ilang linggo, babalik dito ang mga mangingisda para tingnan kung may mga laman ng isda ang inilagay nilang payaw. Pero ang ikinakabahala nila kung pakialaman ang kanilang mga nilagay na payaw ng ilang mga dayuhang mga mangingisda. Tiniyak din ni Tariela na mananatiling profesional ang Pilipinas sa pagbabantay nito sa dagat na sakop ng bansa. The guidance of the President is very clear. We should be maintaining our temper in responding to these provocative actions of the Chinese Coast Guard. We don't intend to escalate the tension. We don't want to incite any conflict with any countries. So ang guidance sa atin is we still patrol our waters, we exercise sovereign rights, and this is what we are doing, no? Samantala, namata naman sa bahagi ng Rizal Reef ang isang eroplano ng Amerika. Pero ayon sa Coast Guard, wala itong koordinasyon sa kanila. Ngayong Sabado, nakadaong na sa Quezon, Palawan ang mga bangkang sumama sa paglalagay ng mga payaw. Nagpapasalamat ang mga mangingisda sa pag-alalay sa kanila ng Philippine Coast Guard nang makainkwentro ang mga barko ng China. Malakas na rin yung loob namin dahil nandun sila, nag-suporta sa amin. May dalawang Chinese Coast Guard yung nag-ikot-ikot doon sa amin eh. Baka isprehan kami ng water cannon nila. Payo ng Philippine Coast Guard sa mga mangingisda, agad i-report sa kanila kung sakaling may magtanggal sa inilagay nilang payaw sa gana sa likas na yaman ang Rizal Reef. Kaya binabalik-balikan ito ng mga mangingisda. Ilang beses man silang itaboy, umaasa silang ginagawa ng pamahalaan ang lahat para ipaglaban ang kanilang karapatan sa West Philippine Sea. Jose Carretero, ABS-CBN News. Nagbukas na ang 2024 regular season ng Maharlika Pilipinas Basketball League sa Calasau Sports Complex, Pangasinan ngayong Sabado. Sa ika-anim nitong season, 30 koponan ang maglalabanan. Tatlo ay bagong expansion teams, ang Abra Weavers, ang Pangasinan Heat Waves at Tarlac United Force. Sa opening ceremony, isa-isang nagmarcha ang mga team kasama ang kanilang mga muse. May handog ding special performance si Mitoy Yonting na ikinatuwa ng mga fans. Nasa venue rin ang founder ng MPB o MPBL na si Manny Pacquiao at ang misis na si Jinky. Unang laro ng season ang tapatan ng Valenzuela Classic at Zamboanga Master Sardines.
Pagkatapos naman ito ay magsasalpukan ang Pangasinan heat waves at ang Abra weavers. Naglabas ng pahayag si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kiboloy sa gitna ng patuloy na pagtugi sa kanya ng mga otoridad dahil sa kasong child abuse at sexual abuse. Sa opisyal na pahayag na inilabas ngayong Sabado sa SMNI News Channel, iginiit ni Kiboloy na hindi siya nagtatago, kundi siya ay umiiwas lamang dahil pinoprotektahan ang kanyang sarili. Giit niya, mga simpleng kaso lang ang inihain laban sa kanya na 4 na taon nang nakabinbin sa Department of Justice at muli lang binuhay ngayon. Ito ang ginagamit para siya'y habulin. Dagdag pa niya, naging komplikado ang kanyang sitwasyon kaugnay sa kinakaharap na kaso sa Amerika mula nang manalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi ko po inaasahan na aabot sa ganito ang mga pangyayaring ito, na aabot ako sa ganitong klaseng panahon na ang mismong umuusig sa akin ay ang aking sariling bansang Pilipinas. Mga kaibigan at mga kababayan, ito pong aking kinakaharap ngayon, paliwanag ko po sa inyo, ako po ay hindi nagtatago sa kasong ito dahil ako po ay may kasalanan. Hindi po. Ako ay umiiwas dahil pinoprotektahan ko po ang aking sarili. Big time, dagdag singil ang aasahan natin sa petrolyo ngayong darating na Martes, April 9. Kung magkano, alamin natin yan kay Alvin El Chico mula pa sa Santorini, Greece. Ang ating busina sa petrolyo for today, bad news, super bad news, dahil malaki-laki pong itataas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Mahigit piso kada litro ang magiging dagdag presyo sa diesel, gasolina at kerosene. Ang diesel, baka abutin pa po ng 1.70 kada litro. Ang mga dahilan, geopolitical tension sa Middle East. Hindi pa rin po napapawi at posible pang kumalat at lumala. At the same time, yung mga analysts sabi nila may posibilidad na lalo pang tumaas ang demand ng Estados Unidos at India. Pasensya na po, maganda yung tanawin. Ayan o. Pero bad news po tayo sa ating busina sa petrolyo sa susunod na linggo. Goodbye! Palo at pasabog ang sanipuwersa ng mga kapuso at kapamilya sa kauna-unahang pag-ere ng It's Showtime sa GMA Network. Double celebration naman ito para kay Vice Ganda na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Nagpapatrol, Ana Cerezo. What's up? Ito ang makasaysayang Sunny Puwersa. Sa unang pagkakataon, nagpasaya ang It's Showtime sa karagdagan nitong tahanan sa GMA 7. Number one trending at record-breaking din ang concurrent views ng unang pag-ere ng Kapamilya Meantime Show sa Kapuso. Ang promise lang natin sa manonood talaga, bigyan sila ng isang programang magpapatawa sa kanila sa tanghali, manglilibang sa kanila, at magbibigay sila sa kanila ng pagkakataon na makatakas kahit sandali lang sa lahat ng bigat, ng mga pinagdadaanan. It's such a beautiful thing to happen. Again, no more network war. We have Kapusos and Kapamilyas working together. The more the merrier. Yes, the more the merrier. Siksik ng unforgettable performances ang opening ng It's Showtime kanina mula sa pasabog ni Kim Chiu, trending na pagiling ni Karil hanggang sa kanya-kanyang paandar ng mga host. Hindi siyempre nagpakabog ang birthday celebrant na si Vice Ganda na may pasabog habang nasa gusali ng Kapuso Network. Talagang historic, iconic at mothering na performance ng unkabogable superstar para sa double celebration. Sino ba magsasabi na aabot ako sa kanila ngayon? Nagbigay din si Vice ng inspirasyon sa kanyang spoken word poetry. Maraming salamat, Lord, for giving me this wonderful blessing, for this wonderful gift this year. Sobra, sobrang ganda at Ang saya kong hinaharap itong tong araw na ito. Punong-puno siya ng pagdiriwang, punong-puno ng ngiti at pagmamahal. What?
Doble ang saya kanina dahil kasama ng It's Showtime family na nagpasaya ang ilan sa pinakamalaking between ng GMA 7. Ah, sobrang saya. Alam mo, every time talaga nandito tayo, no, na nagkakaisa na, talagang iba yung pakiramdam na isang buong pamilya na tayo. No more network war. Para sa segment na especially for you, guests ang mom and daughter beauty queens na sina Miss Universe Philippines Michelle D at Miss International Melanie Marquez. Nakakilig sobra. Any chance na I can be with my mom, especially for the segment na, na ginawa ko today, no? Walang ibang pwedeng andun kundi yun nani. Todo enjoy din ang mga nasa watch party sa Inaris Gym sa Antipolo kasama ang kapamilya artists. Ayon kay Vice, simula pa lang ito ng mas masaya at makulay na It's Showtime sa Kapamilya at Kapuso Network. Ana Cerezo, ABS-CBN News. Kapamilya, oras na ng rakrakan sa Aurora Music Festival. Tampok ang mga bigating OPM artists sa Clark, Pampanga. Isa rin sa inaabangan ang paglipad ng mga hot air balloon. Live mula sa Clark Global City, nagpapatrol Jeffrey Hernandez. Jeffrey, kamusta ang mga eksena dyan? Adrian, ako eh, marami na talaga nakatingala ngayon sa kalangitan dito sa Clark Global City dahil maya-maya lamang ay dilipad na ang mga higanting lobo, itong mga hot air balloon para sa tinatawag nila na Night Glow. At syempre, excited ang fans para sa mga performers sa day one nitong Aurora Music Festival. Maaga palang dagsana ang mga manonood dito sa Clark Global City sa Pampanga para sa taunang Aurora Music Festival. Ito ang isa sa pinakamalaking music festival sa bansa. Tampok ang mga pinakasikat na OPM artist gaya ni na Moira de la Torre, global sensation na SB19, bandang Kapop Joe, present din si Adi at ang December Avenue. Kasado na ang stage dito at kanya-kanya na rin pwesto ang mga manonood. Inaabangan din ang paglipad at pagliwanag sa ere ng 15 dambuhalang hot air balloons. Adrian, ako hindi lamang ngayon niya magtatapos ha, dahil may day 2 pa. Ito nga Aurora Music Festival, mapapanood bukas ang marami pang OPM icons tulad ng Itchy Worms, Orange and Lemons, Kamikaze, Parokya ni Edgar at si Rico Blanco. Nandito din, Adrian. Maraming salamat, Jeffrey Hernandez. At manonood tayo lagi ng tuwing tanghali. Naki-watch party ka ba? Oo, napakasaya. Bonggang-bongga, di ba? Alam mo, lahat ng paraan to reach more viewers ay good. Di ba? Maganda yan para sa ating mga kapamilya at kapuso this time. Oo, kaya marami nga abangan ng mga production number at yung nakakakilig na especially... For you ba yun? Especially you. Maraming kinilig doon kanina. Talaga. Oy, congrats sa buong It's Showtime family. Salamat sa GMA, of course, that now we're reaching more Filipinos. Mga kapuso at kapamilya. Ayun. Mm-hmm. At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayalini. Andito kami naglilingkod para sa inyo saan man sa mundo. Ako po si Zen Hernandez.